Bagamat maraming uri ng fishing lines ang maaari nating mabili ngayon, tatlong uri lamang nito ang pinakapopular at kalimitang ginagamit ng mga anglers sa recreational rod fishing hobby. At ito ay ang monofilament, fluorocarbon at braided fishing lines. Ngunit kung paano piliin ang tamang sukat ng linya na ating gagamitin o ikakabit sa ating fishing rod and reel ay nagdudulot sa atin ng matinding kalituhan at hirap sa pagdedesisyon. Kung aling sukat ang dapat nating piliin at bilhin, lalo na kung tayo ay baguhan pa lamang sa libangan na ito. Kaya sa video pong ito ay may tatlong aspeto tayong tatalakayin na siyang ating magiging batayan sa pagpili ng tamang sukat ng fishing line na ating pipiliin o bibilhin. At ito ay ang una, alamin kung anong uri at laki ng isda ang plano nating hulihin. Pangalawa, kung saan lugar tayo madalas mangangawil. At pangatlo ay kung paanong paraan plano nating makahuli ng isda. Kaya panoorin at tapusin mo kaibigan hanggang dulo ang video ito upang kumpleto mong malaman at maunawaan ang mahahalagang detalye at impormasyon tungkol sa ating paksa. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay hinihimo kita kaibigan na pindutin mo po ang subscribe button dyan sa ibaba at piliin mo po ang all notification bell upang tiyak na mapapanood mo ang marami pang mga informative at fishing tutorials videos na i-upload sa channel na ito. Kagaya rin sa pagpili ng fishing rods at fishing reels, ang pagpili ng tamang sukat ng fishing lines ay nararapat din nating ibatay sa tatlong aspeto. Una, dapat nating alamin kung anong uri at sukat ng isda ang target nating hulihin. Pangalawa ay kung saan lugar tayo madalas na mangangawil. At pangatlo ay kung paanong paraan tayo mangangawil. Ang pinakaunang aspeto na kailangan nating i-consider ay ang ating target species. Sapagkat kung tayo ay baguhan pa lamang at nais nating maranasan na makahuli ng isda sa mga tubig tabang kagaya ng batis o sapa, ilog, paypond at tabing lawa o sa mga dalampasigan ng dagat, ay hindi tayo mangangailangan ng malaking sukat ng linya dahil maliliit na uri ng isda lamang ang posible nating mahuli. Ngunit kung may sapat ng karanasan ay mangangahas na tayong sumakay ng bangka upang mangawil sa mas malalim na parte ng dagat at posibleng makahuli ng malaking sukat at uri ng isda. Tiyak na mangangailangan tayo ng mas malalaking sukat at matibay na uri ng linya. Ngunit bukod sa ating target species, ay kailangan rin nating i-consider ang lugar kung saan tayo madalas mangangawil. Sapagkat sa mga lugar na maraming maaaring sabitan ang ating fishing line, kagaya ng mga batuhan, mga damo sa ilalim ng tubig, o mga sanga ng kahoy at iba pang mga bagay sa ilalim ng tubig, ay kailangan nating gumamit ng mas malaking linya o mas mabuting pumili ng mas matibay na uri ng linya. At kung open water naman ang ating pangangawilan, ay mas magandang gamitin natin ang minimum recommended line rating ng ating fishing rod upang mas malayo at kontrolado ang paghagis ng lure o pain at mas madaling maramdaman ang sibad o kagat ng isda. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat na dapat natin maging basehan sa pagpili ng tamang sukat ng fishing line
na ating gagamitin ay ang ikatlong aspeto na siyang ating pinakalayuning matalakay sa video ito. Subalit bago po natin talakayin ang aspetong ito, ay mahalagang malaman at maunawaan muna natin ang mga terminology o tawag sa iba't ibang katangian ng mga fishing lines. Ang una ay ang pound test. Ito ay tumutukoy sa lakas o tibay ng uri ng fishing line. Sinusukat sa pamamagitan ng pounds o libra ang bigat na kayang taglayin o hilahin ng linya bago ito maputol. Magkakaiba ang pound test ng iba't ibang uri ng linya depende sa mga materyales na ginamit at paraan ng paggawa ng bawat uri ng fishing lines. Ang pangalawa ay line stretch. Ito ay ang katangian ng isang linya na nababatak o nababanat kapag inaplayan ng pressure o hinihila at nakadaragdag sa lakas at tibay nito para hindi kaagad maputol. Sa tatlong uri ng fishing lines na ating tinatalakay, ang monofilament lamang ang mayroong ganitong katangian. Pangatlo, abrasion resistance. Ito ay tumutukoy sa tatag o tibay ng linya na hindi agad madaling maputol kapag nagagasgas o napapasabit sa mga bato, damo o iba't ibang bagay sa ilalim ng tubig o pagka minsan naman ay nakakagat ng nahuling isda. Ang ikaapat ay buoyancy. Sa tatlong uri ng linya, ang monofilament at braided lines ay floating or buoyant o lumulutang sa tubig, kaya mas magandang gamitin sa mga top water lures. Samantalang ang fluorocarbon lines ay mas dense ang materyales na ginamit sa paggawa, dahilan kung bakit ito ay lumulubog sa tubig, kaya magandang gamitin sa mga malalalim na tubig. At ang ikalima ay ang line diameter. Ito naman ay tumutukoy sa sukat o taba ng linya na siyang pinagbabasihan kung gaano kahaba ang linya na maaari nating mailagay sa spool ng ating fishing reel. Ngayong alam na natin ang tawag sa mga katangian ng fishing lines, ay madali na nating maunawaan ang ating pagtalakay sa ikatlo at pinakamahalagang aspeto na batayan sa pagpili ng tamang sukat ng linya na ating gagamitin. Ang ating piniling fishing rod at fishing reel ay mayroong recommended line rating o ipinapayong sukat ng linya na nararapat nating gamitin. Para sa mga baguhan pa lamang ay mahalagang sundin natin ito upang maging maalwan ang ating paggamit at maging mas epektibo ang ating mga fishing adventures. Ngunit sa ilang mga pagkakataon ay gumagamit ng mas upgraded na line rating setup ang mga experienced o advanced anglers, depende sa kanilang kakayahan at kasanayan sa paghuli ng mas malalaking isda. At upang malaman kung anong sukat ng linya ang nararapat nating gamitin, kailangan nating matutunan kung paano basahin o i-interpret ang mga titik at numerong makikita natin sa itaas na bahagi ng reel set ng ating fishing rod. Sa mga magagandang uri ng fishing rods, kalimitang unang mababasa natin ang pangalan ng brand o tatak ng fishing rod. Kasunod ang mga numero na tumutukoy sa haba nito. Ang ibang kumpanya ay gumagamit ng sukat na talampakan at pulgada. Samantalang sa ibang brand naman ay sukat sa metro at sentimetro ang ating mababasa. Kasunod naman ay ang numero kung ilang seksyon puputol ang fishing rod at titik kung anong rod weight o power at aksyon ang katangian nito. Kasunod na rin kung anong weight o bigat ng sinker o lures ang maaari nating gamitin at kung anong pound test o sukat ng tibay at lakas ng linya ang tumpak nating gamitin sa ating fishing rod. Mayroong dalawang numero tayo makikita sa line rating ng mga fishing rods. Ito ay ang minimum o mula sa pinakamaliit na sukat hanggang sa maximum o pinakamalaking sukat ng linya na maaari nating gamitin sa ating fishing rod.
Kagaya sa fishing rod weight chart na ito, makikita natin na ang line weight rating para sa medium weight rod ay from 6 pounds up to 12 pounds test. Maaari nating piliin ang sukat ng linya mula sa mid rating na 9 pounds hanggang sa minimum ratings na 6 pounds kung ang target species natin ay maliliit lamang at kalimitan ay sa open water tayo nangangawil. Mas magiging epektibo rin itong gamitin sa lure casting type of fishing para makamit natin ang long and accurate cast, more sensitivity in strike detecting and lure retrieving. Maaari naman natin piliin ang mid rating na 9 pounds pataas sa maximum na sukat na 12 pound test kung rock fishing at bottom fishing naman ang ating gagawin. Dahil posible tayong makahuli ng mas malalaking isda at hindi rin maiiwasan na mapasabit ang ating linya sa ilalim ng tubig. Kaya kailangan ito ay matibay at malakas. Kailangan rin nating ibagay ang pipili nating line weight sa lure weight o bigat ng sinker na ating gagamitin upang maging balanse ang ating setup. Ngunit hindi nangangahulugan na ang 12 pound test na linya ay hanggang 12 pounds weight din lamang na isda ang kaya nating huliin, sapagkat makakatulong ang ibang factors kagaya ng rod's power and action, drag ng reel, line stretch capability, reeling skills and experience at behavior o ugali ng isdang nahuli. Sa fishing reel naman na ating gagamitin ay kalimitang mayroong tatlong set ng numbers na ating pagpipilian. At ito ay tumutukoy sa line diameter, usukat ng laki o taba ng linya at kung gaano kahaba ang maaari nating ilagay sa spool ng ating reel. Kaya napakahalagang dapat ay magkatugma ang line rating ng ating fishing rod at fishing reel. Sa nauna nating tinalakay na paksa ay nalaman natin ang dahilan kung bakit monofilament line ang ginagamit na standard fishing line. Kaya nangangahulugan na ang lahat ng numerong tumutukoy sa line diameter ng fishing line na makikita natin sa mga specs ng fishing rods at fishing reels ay para lamang sa sukat ng monofilament fishing line. At kung ang pagbabasehan natin ay ang pound test o lakas at tibay ng fishing lines, mas malaki at mas mataba ang standard line diameter ng monofilament kumpara sa 4 strands at 8 strands braided lines, lalo na sa mas matitibay na uri ng linya kagaya ng yari sa Spectra at Dyneema fibers. Kaya, kung standard na sukat ng pound test ng monofilament ang ating pagbabasehan, ngunit braided line ang ating gagamitin na main fishing line, mas mahabang reserbang linya ang maaari nating mailagay sa spool ng ating reel. At kung standard line diameter naman ng monofilament ang ating pagbabasehan at braided line pa rin ang ating gagamitin main fishing line, higit na mas matibay at mas malakas na linya ang ating magagamit pero naaayon pa rin ang sukat ng laki nito sa specs ng ating fishing rod. Mayroon lamang kaunting pagkakaiba-iba ng mga sukat ng tibay at laki ng mga fishing lines depende sa brand o manufacturer ng linya. Pero karamihan sa mga Japan-made fishing lines ay halos magkakapareho ng line weight ratings dahil may sinusunod silang standard na sukat kahit sa mga modern made braided lines. Kaya mas magandang Japan made fishing lines ang ating piliin pero may kamahalan lamang ang mga ito kumpara sa ibang brands. At maging ang haba ng linya na maaari nating mailagay sa spool ng ating reel ay may pagkakaiba-iba rin. Kahit magkapareho ang size ng fishing reel at diameter ng fishing lines. Dahil ang iba't ibang brands ng fishing reels ay may iba't ibang disenyo ang spool nito. Ang iba ay pahaba, mayroong malalim at meron ding mataba ang spool ng fishing reel. Kaya kung nahirapan man tayong pumili ng fishing rod at fishing reel,
dahil sa dami ng brands na ating mapagpipilian, ay higit na mas nakakalito ang pagpili ng linyang ating gagamitin dahil sa mayroong iba't ibang uri ng linya at madami ring iba't ibang brands. Kaya mas makabubuti po para sa mga baguhan pa lamang sa libangan na ito na sundin muna natin ang mga standard recommended specs ng mga manufacturer ng fishing rods at fishing reels upang magamit natin ito ng maayos at mag-enjoy tayo sa ating mga fishing adventures. At kalaunan, kapag mayroon na tayong sapat na kakayahan at karanasan, ay saka na lamang tayo mag-upgrade ng ating fishing gear setup. Hangad ko po na sana ay makatulong sa iyo kaibigan ang video ito upang makapili ka ng tamang sukat ng linya na iyong gagamitin sa iyong napiling fishing rod at fishing reels. At kung nagustuhan mo po kaibigan ang video ito, ay hiling ko lamang na mabigyan mo ito ng like, pindutin mo na rin ang subscribe button at piliin mo po ang all notification bell upang siguradong mapapanood mo ang marami pang mga informative at fishing tutorials videos na i-upload sa channel na ito. Basta't lagi po nating tatandaan na ang munting kalaman ay napakahalaga kung ating maibabahagi sa iba. Maraming salamat